Yeah, guys, good morning sa inyo. So, it's Sunday na mga anong oras? 6, baka 5:30 ng umaga. Dapat madahulog kami kasi nga lang kulang kami sa ensayo. Kulang kasi kami sa ensayo eh. Ako, dalawang beses na ako nagbike na weekdays. Ito, nakailan ka ba? Isang beses lang. Isang beses lang. So, di kami karga. Pero matutuloy kami, Tagaytay lang. Bale, subukan namin na walang hinto. Akit kami ng Amadeo, katulad ng ginawa namin last year. Tapos, bababa kami ng Aguinaldo Highway. Tapos, dediretso na tayo kung lang kaya dola, no? So, magtatagaytay loop lang kami. So, mag-start kami mga 5:45 ng umaga. Ayan. Isiset lang namin yung GoPro ko dyan sa mount niya. At magsisimula na kami. Sira na naman ang elapsed time.
kahit saan. Minsan lang sa isang buhay. Kataray talaga eh. Minsan lang eh. Chamba. Red light. Ilo ang stopover namin.
walang kain, walang inom, yan, wala pa rin kami dalang tubig, wala kami dalang energy chain. Wala nang ganda, ganun pa. Parang di na natin kailangan dito pag gano'n kay Clay, no? Ngayon na kami kakain, pero mga tsoko-tsoko natin dito sa 7-11. Yan guys, yan lang yung kakainin namin ngayong ride na to, yung pagkatapos. Wala kaming kinain inyong during ride, dire-diretso kami. Pagkatapos lang. So ito lang, tigisa kami ng overload. Ako po ako rin sa Licton. Ang ginastos lang namin, magkano ginastos? Well, 111 pesos. 111 pesos. So mahigit 50 pesos ang ginastos natin. Ilapin ko, no? Wala kasing tubig eh. Dati kasi guys, no, beginner lang ako sa pagpunta sa Tagaytay. Yung ganung biyahe. Ano na 'yun eh, shortest route na 'yan, hindi na kami umikot ng Amadeo nung beginner ako. Ang ginaldo lang. Ang ginastos namin, siguro ang ginastos ko mahigit 200 pesos o halos 300 pesos kasi. Kasi ang dami stopover eh. Marami stopover kasi. Siyempre, kulang pa ako sa endurance nun. Ang huli kong Tagaytay na walang hinto, noong 2012. Pero, lang yun sa... Doon sa Greenwoods, yung pinaka-shortest route, hindi na ako nag-Amadeo. Tapos, pagdating doon sa Olivares, baba agad. Wala akong ginastos. Kasi diretso na ako sa bahay. Pero dito ngayon, although na taga BT ako, medyo mas umikli yung route. Pero yung ruta natin mahaba. Pinahaba talaga yung ruta namin para may challenge, para may ensayo talaga. Ayun. So, nasa 7% na lang yung battery life. Mamaya kasi wala akong mobile data. Mamaya pag-uwi ko sa bahay, tingnan natin yung analysis dun sa Tagaytay loop namin. So kakain muna kami. So yan guys, no, nakauwi na ako dito sa bahay. Hindi na kami tumuloy doon kala Kuya Nolan sa downrain na kasi nga may lakad pa daw si Nelvin at saka mag-edit pa ako ng video para i-upload ko na hopefully bukas, no. So ito, tingnan ayun, nakauwi na ako dito sa bahay tapos titingnan natin ngayon yung analysis ng aming Tagaytay loop namin. So yun nga yung ahon sa Amadeo. Tapos doon sa Palusong naman sa Silang, doon sa may Aguinaldo Highway. So ipapakita ko sa iyo sa screen habang binabasa ko. So yung distance na covered namin, 84.04 kilometers mula doon sa doon sa 7-11 sa Molino 3, Bacoor, Cavite, doon sa may Molino Road hanggang din doon sa lugar na 'yon. So isang ikot ang ginawa namin. Moving time 2 hours 44 minutes and 14 seconds. Tapos ang average speed namin 30.7 kilometers per hour. So tingnan natin yung elapsed time. Bago pa lang yung elapsed time, tingnan natin yung elevation. Ang maximum elevation doon sa may Tagaytay 684 meters. Then tingnan natin yung speed graph. And yung moving time pala, yung elapsed time. Yung max speed 51.8, hindi naman kami pumapaspas sa Lusong kasi nga delikado na kasi lumusong na mabilis din sa Aguinaldo Highway dahil nga may mga sumusulpot na sasakyan sa gilid at patagtag yung kalsada eh. Yun nga, yung elapsed time 2 hours 46 minutes and 50 seconds. Tapos yung moving time na 2:44:14. Kaya mga mahigit 2 minuto. Mahigit 2 minuto yung pagitan niya kasi nga yun yung hinto namin. Yun yung mga naiistorbo kami sa mga red lights eh. Ang daming red lights kanina. May red light doon sa may ulit na nabutan ulit kami ng red light doon sa may intersection sa Aguinaldo Highway tsaka Danghari. Tapos na red light ulit kami sa doon sa may papasok ng Amadeo Tagaytay Road. Tapos na red light na naman kami doon sa Aguinaldo Highway, tatlong beses sa Silang. Tapos doon sa may bandang Dasma, marami ding red light. San ba? Yun mga yung iba naman nakita niyo naman sa video iba. So kaya nga bumaba yung ang baba ng elapsed time ko.
mas mabagal ng mahigit 2 minuto. Ayun nga, eh di naman kasi maiwasan nga dahil nga ngayon, mas marami na kasing dumadang sasakyan nga, di katulad dati. Dati kasi, nung mga baguhan pa lang sa pagbabike, yung pababa dyan sa Aguinaldo Highway, eh wala pa kasi mga masyadong mga establishment at saka intersection. Kaya yung pababa, dire-diretso at saka mas mabilis, at saka mas makinis pa dati ang kalsada na. Ngayon kasi magaspang na. Ayun, kaya dinaanan lang namin sa tuloy-tuloy na biyahe. Medyo mabagal yung pababa, pero tuloy-tuloy naman. Kaya wala kami stopover during dun, ride na yun. Ayun nga guys, kakain mo, ano, nagsasayang muna ako at mamaya kakain na ako mamaya ng tanghali. Ayun, so guys, maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para ma-totally notify kayo. Ayun, so guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.